Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa bayaning ito? Lalo na kung ikaw ay isang millennial at naglalaro ka ng larong ito. Ito nga pala si Lapu-Lapu, ang kaunang-unahang bayani ng mga Pilipino. Hindi lamang sa larong ito, merong pangalan o pinangalan ang ating sinaunang bayani, kundi dito rin. Ito po ang isdang Lapu-Lapu. Ngunit hindi ito ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol dito. Ito ay ang 5,000 pesos Lapu-Lapu commemorative bank note. Mula sa isang maliit na sentimo noong 1967 hanggang 1978 ay inilipat ng BSP ang ating sinaunang bayani sa mas mataas na denominasyon. Ito ang itsura ng isang sentimo Lapu-Lapu noong 1967 hanggang 1974. Ito naman ang itsura ng isang sentimo Lapu-Lapu noong 1975 hanggang 1978. Ngayon naman, pagkukumparahin natin ang 1967 hanggang 1974 at 1975 hanggang 1978, isang sentimo Lapu-Lapu. Simulan po natin sa kanilang shape. Ang 1967 hanggang 1974 ay mayroong round shape. Samantalang ang 1975 hanggang 1978 ay merong square with rounded corners. Composition, so pareha silang aluminum. Ang diameter, ang ating round type is 15.25 mm at ang ating square type ay merong 19 mm. Kaya mas malaki yung kanyang diameter ni square type kaysa kay round type. Weight, yung kanilang timbang. Ang ating round type ay mayroong 0.5 grams samantalang ang ating square type ay mayroong 1.22 grams. Thickness, 1.37 mm ang ating round type at ang ating square type naman ay 1.9 mm. Bilang pagkilala sa natatanging kabayanihan ni Lapu-Lapu laban sa mananakop na Espanyol na si Ferdinand Magellan noong April 27, 1521. 500 taon ang nakalipas. Ipinakilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 5,000 pesos Lapu-Lapu commemorative banknote. Kasabay nito ang silver Lapu-Lapu commemorative medal. Ang 5,000 pesos Lapu-Lapu commemorative banknote ay pangalawa sa may pinakamataas na halaga ng salapi sa Pilipinas. Kasunod ito sa 100,000 pesos bill na ginawa para sa Philippine Centennial Year noong 1998. Sa harapan ng ating 5,000, makikita natin ang batang Lapu-Lapu. Sa kaliwang bahagi, sa bandang ibaba, makikita ang Battle of Mactan. Makikita rin dito ang Caracoa,
ang pinakamalaking sasakyang pandigma ng mga sinaunang Pilipino. Makikita rin natin dito ang quincentennial logo. May mga features din na kahalintulad ng mga banknotes na umiikot sa ating merkado, ang ating 5,000 pesos, tulad ng nakasulat na Republika ng Pilipinas na nasa taas na bahagi ng ating salapi. Asymmetric serial number na makikita sa kanang itaas na bahagi at sa kaliwang babang bahagi. Narito rin ang sagisag ng Republika ng Pilipinas at katabi niya ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa babang kanang bahagi, makikita natin ang Citro Mark. Sa baba naman ng Citro Mark, makikita natin ang Optically Variable Ink. Sa kanang taas na bahagi, makikita natin ang tinatawag na Concealed Numerical Value. At katabi naman ito, ang tinatawag natin Value Panel. Ngayon naman, ay dumako tayo sa likurang bahagi ng ating 5,000 piso. Sa likurang bahagi, makikita natin ang Philippine Eagle na sumisimbolo sa malinaw na paningin, kalayaan at kalakasan. Pinaniniwalaan din ng mga sinaunang Pilipino na ang lahat ng nabubuhay sa mundo ay nanggaling sa agila. Sa kaliwang bahagi naman, makikita natin ang puno ng liyong na sumisimbolo sa pagkain ng mga tao sa sama. Makikita rin natin dito ang Mount Apo sa Mindanao. Dito natagpuan nila Magellan ang mga pahiwatig na direksyon patungo sa Maluku o Spice Island. Makikita rin natin ang mapa ng Pilipinas. Kayon din ang mga letrang nakasulat na 5,000 piso sa ibabang bahagi at ang mga numerong nakalagay na 5,000 piso. Ang 5,000 piso na ito ay hindi lamang ang display, kundi maaari mo itong ipambili o ipambayad sa anumang uri ng transaksyon o tindahan dito sa ating bansa. Ngunit hindi pa naglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng guidelines kung paano mo ito maa-avail sa kanila. Sana'y nakapaghatid ako ng bagong kaalaman sa inyo patungkol sa ating bagong 5,000 piso banknote. Kung trip mo ang mga ganitong video, click the like button and subscribe at click mo na rin notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Muli, ito ang inyong kamahalita na nag-iiwan ng isang katagat. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat.